sama-sama tayong magiging sasaki! Tila disyerto sa sobrang pagkatuyo ang bahagi ng isang dam sa Cebu dahil sa matinding init. May estudyante namang nahimatay sa Sorsogon. Saksi si Von Aquino. Kalalabas lang ng tricycle ng estudyanteng ito sa Sorsogon City nang bigla siyang matumba. Mabuti na lang nasalo siya ng kanyang kasama. May sakit sa puso ang estudyante na nahimatay sa gitna ng sobrang init. Kanya-kanyang diskarte na nga ang mga estudyante ngayong matinding perwisyong init at alinsangan. Meron na ngang nagdala ng electric fan sa eskwelahan sa Ilocos Sur. Pinapayagan daw yan dahil kulang sa electric fan ang kanilang classroom. Danger level din ang heat index sa Naiya Pasay at Science Garden sa Quezon City. At sa gitna ng matinding init, nawalan pa ng kuryente ang mga taga-Bunag compound sa Barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Madaling araw kasi kanina, nagliyab ang bahagi ng linya ng kuryente na ayon sa Meralco ay dahil sa overloading sa linya. Hindi kami makahinga sa sobrang init sa bahay namin. Apektado ang mga nag-online class. Nanginayang po. Hindi po kasi ako nakapasok. Wala pong lesson ako maririnig. Naibalik ang kuryente bandang tanghali. Para hindi maulit, maglalagay raw ang Meralco ng transformer at secondary cable. We are remedying the situation by ensuring that we repair it as soon as possible. Patuloy rin na nararamdaman ang epekto ng El Nino sa iba pang bahagi ng bansa. Gaya sa Buhisan Dam sa Cebu City, na dati nakakapag-produce ng 6,000 cubic meters ng tubig kada araw. Ngayon, wala na itong tubig na naibibigay. Patuloy namang bumababa ang supply ng tubig mula sa Haklupan Dam sa Talisay City. Mula sa 30,000 cubic meters, nasa 8,000 cubic meters na lang ang nakukuha mula rito ayon sa Metro Cebu Water District. Para matugunan ang epekto ng El Nino, magkakasa ang DSWD ng Project Lawa at Binhi Training. Tuturuan ito ang mga katutubo, magsasaka at mangingisda na gumawa ng small farm reservoir o malalawang imbakan ng tubig, pati communal garden at farms. Bukod sa magkakaroon sila ng sarili nilang source ng tubig, makakapagtanim sila sa paligid ng kanilang mga lawa. Hindi na sila gagastos ng gasolina para doon sa pump. Oh. Hindi na sila gagastos pambili ng water pump. Oh. So, hindi na sila gagastos ng mga gamit na para dyan. Ilulunsad yan sa ilang piling lugar sa Eastern Visayas. May hiwalay pang cash for work training program na ikinasana sa Santa Maria, Bulacan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mayroon 100 sasakyan na iligal na nakaparada ang kinakita ng MMDA sa isinagawa nilang clearing operation sa kalsada malapit sa EDSA Kamuling Flyover. Saksi, si Oscar Oida. Hindi pa man nagsisimulang kumain, natapos na agad ang almusal ng taxi driver na yan ng tikita ng MMDA sa Barangay South Triangle sa Quezon City. Yan ay matapos ang operasyon ng MMDA sa kinakain ng karinderya ng driver. Eto nga, nakain pa lang ako. Bumaba ako, nagpart na ako, biglang nang dumating. So nandito ako ngayon para kumain lang. Wala naman ako magagawa, talaga no choice naman tayo. Kasi ang alam ko pa, basta may daanan lang, di ba? May daanan ng tao. Kasi sabi lang kasi sa amin, ang illegal lang is yung maharangan mo yung daanan ng tao. Paliwanag ng MMDA. Kailangan i-clear natin yung mga tindahan sa sidewalks. Kasi kahit na hindi sila nakakahinder dun sa traffic flow, kapag huminto yung mga kakain sa kanila, mag-i-illegal park na po ito sa kalsada. Sinilip din ng MMDA Strike Force ang mga alternatibong daan ang gagamitin pag sinimulan na sa Mayo ang pag-aayos sa southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Agad na pinaalis dito ang mga food stall habang pinaghahatak ang ilan na walang bantay. Wala na magagawa na sa kanila na. Sabihan naman kami kayo ng maga, hindi naman ang kala na bibigla sila rito. Hindi rin pinalampas ang mga motorsiklo at kotseng ilegal na nakaparada. Nasa 105 ang tinikita ng MMDA habang 8 ang hinatak. Pinag-aaralan na rin nila ang iba pang maaring alternatibong ruta para hindi lumala ang trapiko sa pag-aayos sa flyover. Well, for sure, makikita natin yung tunay na epekto nito sa May 1, kaya mag-i-schedule kami ng pagbisita sa lansangan after May 1. Isang ambulansya naman ang sinita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ngayong araw nang dumaan sa EDSA busway kahit wala itong pasyente.
sa Chino Roses Extension sa bahagi ng Taguig City. Kaliwat ka ng no parking at towing zone signs ang makikita. Pero may mga sasakyan pa rin illegal na nakaparada sa kalsada at nakaharang pa sa ilang designated bike lane. Hanggang umaga, may ilang sasakyan pa rin nakaparada sa kalsada at mga tindahan sa gilid. Ang tinderong ito, alam daw na bawal magtinda sa kalsada. Kapag may nung mga puso, naalis na lang. Kanina, sinita ng Taguig Traffic Management Office ang mga sasakyang nakaparada o nakatambay sa gilid ng kalsada. Isang police mobile din ang sinita. Sabi ng Barangay Fort Bonifacio, karamihan sa mga driver ng mga sasakyan ay may binili, sinundo o nagde-deliver. Pagpa rush hour, wala sila, naalis. Pero pagdating na ng gabi, isang bumabalik. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang Taguig LGU. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oyd ang inyong saksi. Pinawalang bisa na ang lisensya ni Pastor Apollo Quiboloy para magmay-ari ng mga armas. Meron siyang 6 na buwan para isuko ang 19 na armas na nakapangalan sa kanya. Saksi si June Veneracion. May 19 na armas ang wanted na si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Pero ngayon, alinsunod sa 3 pahin ng resolusyong permado mismo ni PNP Chief Romel Francisco Mardil, the license to own and possess firearms and firearms registration of Apollo Carrion Quiboloy are hereby revoked immediately. Dahil sa revocation order na pinirmahan ni PNP Chief Romel Francisco Mardil, may tuturing ng loose firearms ang 19 na baril na nakapangalan kay Pastor Apollo Quiboloy. Binibigyan sila ng 6 na buwan para isuko ang mga ito. Kung hindi po nila ito maibabalik po dahil considered loose firearms na rin po ito, maaari po silang maharap sa kaso for illegal possession of firearms. Ang revocation order ay rekomendasyon ng PNP Firearms and Explosives Office. Naging basihan nila ang provision sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na ang sinumang mag-a-apply ng lisensya sa armas ay hindi dapat convicted o hindi nahaharap sa anumang kasong may katapat na parusang lagpas 2 taon. Mas mabigat pa riyan ang parusa sa mga kaso ni Quiboloy na child and sexual abuse at qualified human trafficking. Bukod pa riyan ang mga kaso niya sa Amerika gaya ng sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. Pinag-aaralan daw ng kampo ni Quiboloy ang paghahain ng motion for reconsideration. Sana hindi po totoo itong aming duda na ipipilit yan para magiging legal justification for the issuance of a search warrant at saka magiging legal justification na naman ito para to search in and all properties of Pastor Quiboloy. Ayaw po nating humantong sa ganyan po yung mga posibilidad kung saan na po nilang isurrender itong mga baril po na ito. Paalala ng PNP, immediate executory ang utos na pawalang bisa ang mga lisensya at rehistro ng armas ni Quiboloy, umapila man sila o hindi. Bukod kay Quiboloy, pinawalang bisa rin ang lisensya sa barilang kapwa-akusado ni Quiboloy na kinilalang si Ingrid Canada. Ngayong at large pa rin si Quiboloy, may babala rin ang PNP sa sinumang tumutulong sa kanyang magtago, lalo't hinala ng pulisya, may nagkakanlong sa pastor. We have to also understand na yung subject po ng warrants of arrest na ito also has a vast resources na nagagamit din po niya sa kanyang pagtatago. Humingi na rin ang mga prosecutor ng hold departure order para kay Quiboloy. So once you have a respondent or an accused that is a flight risk, especially given the resources that this person has, then the prosecutors are very diligent in making sure that that doesn't happen, no? That the accused is able to leave the country without actually facing the allegations in the proper forum. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Ngayong problema ang matinding init na sinasabayan pa ng traffic at kakulangan sa supply ng kuryente sa ilang lugar, nabuhay ang panukalang 4-day work week sa mga opisina. Ginagawa na yan sa ilang LGU, pero dapat na ba itong gawin sa mga pribadong opisina? Saksi, si Chino Gaston. Tila sagupaan na nga ang araw-araw na commute at pagkaipit sa traffic. Nagiging delikado pa sa kalusugan ang matinding init. Kaya ang ilang LGU o lokal na pamahalaan, ipinatutupad na ang 4-day compressed work week o 4 na araw na lang napasok sa ilang opisina gaya sa Cavite Province, San Fernando, Pampanga, Bacnotan, La Union at Binmali, Pangasinan.
bukod sa pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga empleyado at pagtugon sa pagsisikip ng daloy ng trapiko. Paraan din daw ang compressed work week para makabawas sa konsumo ng tubig at kuryente. Pero ayon sa Civil Service Commission, dapat makabuo pa rin ng 40 hours na trabaho sa buong linggo ang bawat empleyado. At dapat may maiiwang pa rin tao sa mga opisinang haharap sa transaksyon ng publiko, kabilang ang mga nasa frontline services. Makakala kasi nila na 4 days lang ang trabaho and then on the 5th day, walang tao sa opisina. Eh, hindi ho yun ang ibig sabihin ng compressed work week. Should be Monday to Friday, kailangan may tao sa opisina. Pwede rin niyang samahan ng iba pang setup gaya ng work from home. Yung back-end ng opisina natin, planning, policy making, yung mga nag-encode, yung mga sa HR, yung hindi kailangan harapin ng tao, baka sila ho yung pwedeng mag-flexi work arrangement ng work from home. You do not have to ask permission sa amin. You just have to submit sa amin ano yung flexi work arrangement internal ninyong policy. For monitoring lang po kami. Pinag-aaralan na rin ng ilang pribadong kumpanya ang pagpapatupad ng 4-day work week. Kami po ay bahagi ng mga nagtataguyod ng flexible work arrangement. Subalit kailangan may ugnayan at unawaan, no? Ang manggagawa at saka yung namumuhunan. Kasi hindi pwedeng lahat ng working arrangement minamando o iniobliga ng DOLE o ng pamahalaan. Dati nang sinabi ng DOLE na kailangan makonsulta ang mga empleyado kung magpapatupad ng 4-day work week. Iniuutos naman ng Occupational Safety and Health Standards ng Labor Code ang sapat na ventilasyon, work breaks at standby medical equipment at personnel. May karampatang multa at parusa ang hindi pagsunod. Sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas ng mga kumpanya o may direktang exposure sa init ng araw, kailangan magkaroon ng tinatawag po natin Construction Safety and Health Program. O nagkakaroon po sila ng mas mahabang lunch break kung saan habang tirik na tirik ang araw, wala po munang trabaho sa labas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Nanawagan ng Energy Department na magtipid sa kuryente dahil tumataas ang demand ngayong tag-init. Solar power ang ginagawang alternatibo ng ilan at malaki raw ang kanilang natitipid sa electric bill. Magkano kaya? Saksi si Jamie Santos. Dahil sa tumitinding init ng panahon, mataas ang demand sa paggamit ng kuryente dahil sa walang patayang electric fan at aircon. Panawagan ng Department of Energy magtipid sa paggamit ng kuryente. So, may mga pamilya na sabay-sabay silang nasa isang kwarto o yung electric fan at yung air conditioner sa ibang kwarto ay hindi ginagamit. Bukod sa pagtitipid, may mga alternative source of energy naman daw. Nitong 2022, ayon sa DOE, 22% ng enerhiya ay galing sa renewable source. 1.6% lang ang mula sa solar, kaya may solar power plant projects na rin nakatakdang buksan. Pero dito sa lungsod ng Valenzuela, hindi pa man nakakaranas ng El Nino, gumagamit na ng solar power. Ang tatlong palapag na barangay hall ng Barangay Bisig, solar powered na. Meron silang 24 units ng 450 watts na solar panels na nakakalikha ng 10,800 kilowatt hour ng kuryente na ginagamit nila sa pang-araw-araw. Malaki din daw ang natipid nila sa electric bill mula sa 12,000 pesos ngayon. Ang bill lang po namin ranging from 6,000 to 7,000. Meron pa po kaming CCTV, syempre meron pa po kaming mga office, mga equipments na gano'n. So malaking tulong po sa barangay. At saka po, syempre yung budget po doon, mailalagay pa namin sa ibang proyekto. Pero hindi lang barangay hall ang nakinabang. Ang kahabaan ng Bisig Road, pinaliliwanag din gamit ang 23 solar-powered streetlights. Ay, napakalaking bagay po sa amin ito. Super safe po yung feeling kasi po maliwanag na. So hindi ka na mag-worry if merong mga tao na may masamang balak. Sa Iloilo, ang pamilya Arcosa may 2 taon na rin daw na nag-e-enjoy sa biyaya ng solar power. Bagamat umabot sa 200,000 pesos ang halaga ng ginastos para sa solar panels. So grabe gidya among niya ko rin tigina bayran ga labot kami 10,000 up. Oo, so nag-decide kami
nga mag solar para do maglesen man amon nga ano nga balairan. Sa mga Aldan, Pangasinan, ilang residente ang sinimula na rin gumamit ng solar panels bilang alternatibong pagkukunan ng kuryente. Nakatulong siya, malaking tulong siya. Yung hindi naman 100% pero at least nasa 30% nakatulong siya doon sa electric bill ko. Bumaba rin ang electric bill ng pamilyang ito sa Bombon, Camarines Sur mula nang magkabit sila ng solar panels. Ano may bukad to? Ang kuryente nag-aabot na sa 1,000 plus, usually every month. Pero sa pagkatipid, masasabi kong mas okay ang magamit ng solar. Ta after may mag-install kang iniyong solar panels, nag-abot lang sa 20 pesos si pinakababa aming bill na binayaran ka to. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Inensayo ang medical evacuation sa pagpapatuloy ng balikatan exercises sa Sulusi. Ang Chinese Ministry of Defense naman naghayag ng pagtutol. Saan nila ay pakialam ng mga tagalabas? Saksi si Ian Cruz. Mula sa BRP Ramon Alcaraz, lumipad at lumapag ang Augusta Westland Chopper ng Philippine Navy sa sinasakyan naming BRP Davao del Sur. Sa cross-deck landing, inensayo kung ano ang dapat gawin kung may casualty o sugatan na kailangang ilikas. Bahagi ito ng Balikatan Exercise 2024, ito sa Northeast Palawan sa Sulusi. Maraming gamit itong cross-deck landings, kagaya na lamang ng medical evacuation ng mga tropa na sugatan at ginagamit din ito sa pagdadala ng mga halagang gamit dito sa barko o sa pagsasakay ng mga sundalo papunta at paalis nitong barko. Sa isa pang simulation, inilipad sa aming barko ang isang sundalo mula sa ibang barko para sa medical evacuation. Sa unang pagkakataon, ang Airbus helicopter naman mula sa French frigate na Vandamier ang nag-touch and go sa BRP Davao del Sur. Pagsasana ito sa pagtanggap ng air assets mula sa ating mga kaalyado. Kailangan mahasa yung ating flight deck crew and ating helicopter control officer. At the same time, yung bridge natin for the synchronized movement ng aircraft at the same time ng ating barko. Nakiisa rin sa cross-deck landing ang LST Harper's Ferry ng Amerika kung saan lumapag din ang ating helicopter pati na ang air asset ng France. Para naman masanay sa replenishment at sea o RAS. Isang umaandar na barko ang kunwari dinala ng supply, gaya ng pagkain, tubig at krudo ng isa pang barko ng Navy. Pwede din kaya ito para mas tumagal pa sa laot ang mga nagpapatrolyang floating assets ng Pilipinas. Kakayanin po, but this requires training. Mula rito sa Sulusi ay lilipat ang pagsasanay sa West Philippine Sea. Isa sa gagawin sa labas ng 12 nautical miles na territorial waters ng bansa, ang Maritime Search and Rescue. How to help yung mga nangangailangan, especially at sea. Maraming pagkakataon na nakatanggap ng radio challenge ang mga barko ng Pilipinas mula sa China. Pero hindi naman daw ito magiging hadlang para ipagpatuloy ang maritime exercise. Sa gitna ng balikatan exercises, ang Chinese Ministry of National Defense naghayag ng pagtutol sa anilay pakikialam ng mga tagalabas, pagyayabang ng lakas, pangudyok at pangaras sa South China Sea. Masusing binabantayan daw ito ng Chinese military at magsasagawa ng hakbang. The exercise is not about any foreign aggressors or kung sino man yung mga threats na meron tayo sa West Philippine Sea. It's all about interoperability and of course yung improving and developing yung capability and capacity between the different participants dito sa exercise. Wala rito sa Sulusi sa Northeast Palawan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Humingi ng tawad ang isang guro sa Santa Barbara, Iloilo. Kasunod ng reklamong kinuskus niya ng chewing gum ang bibig ng kanyang estudyante. Nasa lubsob pa umano ang bata sa mga piraso ng kahoy na nadikit sa chewing gum matapos itong iluwa ng kanyang kaklase. Nagtungo ang guro at ilang member ng school administration sa bahay ng estudyante, pero lola lang niya ang kasama roon. Nakausap nila sa video call ang ina ng bata. Sa kabila ng pagpapatawad, hindi pa masabi ng pamilya ng bata kung iuurong nila ang reklamo. Handa naman daw itong harapin ng guro. Tinuro ka ng anti-tetanus ang estudyante dahil sa mga tinamong sugat. Posibleng bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau,
hanggang 45 sentimo ang posibleng rollback kada litro ng gasolina, hanggang 60 sentimo naman sa diesel at hanggang 70 sentimo sa kerosene. Batay po yan sa 4 na araw na trading. Kabilang sa nakaapekto sa presyuan, ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Iran, demand outlook para sa langis at pagtaas ng inventory ng krudo sa Amerika. Pero patuloy raw ang volatility o pabago-bagong presyuhan ng langis. Samantalang ay nakakapasok matinding init, may mga indoor pasyalan na pwedeng puntahan. Silipin natin yan sa pagsaksi ni Maris Umali. Ano pa nga ba ang the best na pang beat the heat? Lalo na sa mga panahong ang temperatura umaabot sa 40. Siyempre, walang iba kundi tubig. Dito sa indoor water facility na ito sa Quezon City, nag-early weekend family bonding ang pamilya Solidum. 26 na water facilities ang pwedeng pagpilian mula sa lap pool, kiddie pool, at crazy river. Mag-enjoy kami. Kahit pa paano, nababawasan ko ang aming heat sa katawan. Masarap po sa dahil? May tubig. 100% for fresh. Hindi lang nakaka-presko o nakakaginhawa sa pakiramdam yung mga tubig nila rito, kundi talaga namang nakaka-relax din. Dahil sa mga makina na ginagamit nila, para kami namasahe sa isang pindot lang ng button na ito. Kahit mainit, pwede rin mag-relax sa hot herbal pool at sundan ang paglubog sa 16 degrees Celsius cold na pool na ito. O di kaya'y magpalamig sa buhos ng timba ng tubig na ito. It's a very good alternative po kasi it's indoor. So hindi po tayo masyadong exposed po sa sunlight. We also conduct daily monitoring of our pool water po to maintain it safe po for our guests. Kung hindi pa kontento sa lamig ng tubig at mas bet ang ginaw na hatid ng niyebe, saan pa ba pupunta kundi rito sa Snow World sa isang amusement park sa Pasay? Gaya ng ilang magkakaanak at magkakaibigang dito na namasyal ngayon pa lang. Kasi kung titignan mo yung init sa labas, nakakapaso sa balat. So dito na lang kami magpapalamig kami. Ito mamayang hapon, doon kami lalabas para mag-rides. Super enjoy po kasi super init po sa labas. Actually, first time po. First time po namin dito, nag-trip. Parang nasa Alaska po kami. Parang nasa Africa po kami. Para po may sinusunog sa labas. Sobrang init po. Sa mga nais naman ng mas educational kind of bonding, pwede rin naman dito sa National Museum. Nalamigan ka na, natuto ka pa. Matagal na po namin nagbabalak na pumunta dito since from Sorsogon po kami. From Cebu din ako, so it's my first time seeing this masterpiece here. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali ang inyong saksi. Magiging mapangalim pa rin ang init sa ilang lugar ngayong weekend. Batay yan sa two-day heat index forecast ng PAGASA. Posibleng umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan. Nasa danger level din o 42 hanggang 47 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan ding nakakapaso ang init sa Metro Manila. Maghanda rin sa mga pag-ulang dulot ng thunderstorms. Tulad na lang sa Caraga, Davao Region at Soxargen sa Mindanao na posibleng ulanin simula bukas ng umaga. Dadami pa ang uulaning lugar pagdating ng hapon bagamat malaking ginhawa ang pag-ulan sa gitna ng mainit na panahon. Ayon sa PAGASA, hindi pa ito ang hudyat ng tag-ulan. Posibleng magsimula yan sa huling bahagi ng Mayo o unang bahagi ng Hunyo. Maaksyon ang major crossover ng Black Rider at Abot Kamay na Pangarap. Pero puno pala yan ang katatawanan behind the scenes. Pano! Nagtagpo na nga ang kasangga ng masa na si Elias Guerrero at ang pinakabatang neurosurgeon sa Pilipinas na si Doc Annalyn Santos. May eksena pa habang hinahabol sila ng maarmadong lalaki. Tapos sinubukang pigilan ni Doc Annalyn ang pagdurugo sa sugat ni Elias. Pero habang nakabreak sa taping, sige sa TikTok naman sina Jillian Ward at Ruru Madrid. May mga eksena rin ilang beses kinunan dahil hindi nila mapigilang matawa sa mga karakter ni na Empoy at Herlin Budol. Na nagdadamot sa mga utak yung neuro Santos. Neuro Santos. Neuro Santos.
Santos. The ospital ang 80 dumalo sa isang kasal sa Maguindanao del Sur. Itinuturi itong kaso ng food poisoning. Nanakit ang tiyan at nagsuka ang mga biktima. At base sa imbestigasyon, posibleng nasira agad ang inihandang pagkain dahil sa init ng panahon. Umaga pa lang ay niluto na raw ang pagkain pero kinahaponan pa ito inihain. Isa sa mga ginamit na sangkap ang gata ng nyug na madaling mapanis. Patuloy na ginagamot ang mga biktima. Pasok na ang Cheer Pilipinas team sa finals ng 2024 ICU World Cheerleading Championships. Ginaganap yan ngayon sa Orlando, Florida sa Amerika. Mula sa 12 kasali sa Co-Ed Premier Category Semis, pasok sa Rank 6 ang Pilipinas. At kasama nila ang Team USA, Team Chinese Taipei at Team Canada na kilalang mga bigatin po sa mundo ng cheerleading. Ito ang kauna-unahang pagsabak ng Cheer Pilipinas team sa ICU Worlds. Bukas ng hapon, magkakaalaman kung sino ang mananalo sa nasabing kompetisyon. Minsan mga kapuso, nakakainit talaga ng ulo pati katawan ang sobrang init tuwing nagko-commute. Pero pampa-chill ang hatid ng isang jeepney driver sa kanyang mga pasahero sa Tarlac. Alok kasi ng tsuper ang pamatid uhaw na malamig na tubig. Libre lang yan mula sa water jug na dala ng driver na si Joel Bondoc. At nakaredy na rin yung mga plastic na baso sa mga gustong uminom. Ay kay Joel, ito ang pagpapakita niya ng malasakit sa gitna ng matinding init ng panahon. Mahirap man daw ang buhay, sapat na ang ngiti at pasalamat ng kanyang mga pasahero. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.